Nagbabala ang PNP sa publiko na huwag bumili ng mga paputok at pailaw online dahil hindi raw sigurado ang kalidad ng mga ito. Pero marami pa rin dumarayo sa tinaguriang Fireworks Capital of the Philippines. At live mula sa Bocaue, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Brian, may mga buwibili pa ba ng mga paputok dyan sa kasalukuyan? Julius, halos wala ng patid yung pagdating ng mga bumibili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan, yan ay kahit pa halos doble na yung presyo ng mga ito. Kaya yung iba sa online na daw bumibili. Pero may babala dito ang PNP. Tatlong araw bago ang salubong sa bagong taon, naglipa na sa social media ang mga nagbebenta ng paputok at pailaw, may quitis, loses at 5-star. Ang presyo daw ng mga ito, pangmasa. Kaysa dumayo pa sa Bulacan, maraming dealer lang umuorder para iwas hassle. Pero may babala dito ang Philippine National Police. Sana huwag nilang ipatronize yung mga online na mga nagbebenta because it might cause injury to them. They do not know saan galing yung produkto na binebenta nila. And baka yung mga label na nakalagay dyan ay mga fake. Mahigpit daw ang ginagawang monitoring ng PNP sa bentahan ng paputok online. Hanggat maaari, sa mga lehitimong tindahan daw dapat bumili. Gaya dito, sa Fireworks Capital ng Pilipinas, ang Bocaue, Bulacan. Ngayong araw, punuan na naman ang mga pwesto rito. Hindi alintana ng mga customer ang pagkataas-taas na presyo. Para sa ilan nating kapatid, kasing importante nang handa sa medianoche ang mga pailaw at paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Gaya ng magkakaibigang ito na taga Quezon City, ang halaga ng kanilang napamili, kasama na ang mga pasabay, umabot sa 50,000 pesos. Basta ano, tumaas na ang presyo eh. Kaya inagahan na namin pagbili. Basta pag kada New Year, nagkapaputok kami. Importante may paputok. Ang magkapatid na Niza Justin, tatlong buwan nang nakatabi ang 10,000 pisong budget para sa mga pailaw at paputok. Paswerte po yan para sa pagsalubong po sa bagong taon. Tradisyon na ng family namin na every year may fireworks. Kung merong mga todo gastos, meron ding naghigpit sa budget. Hindi katulad dati talaga, yung mga quitis napakamura. So ngayon, 10 pesos yata ang inisa. Dati nakakabili lang mga 3, 5, yun. Pampaingay lang, dagdag bukod sa sounds, mga sound system kami yun. Ang presyuhan ng quitis dito sa Bocaue na dating mabibili ng hanggang 6 na piso, nasa hanggang 12 pesos na. Ang Lucy's at Roman Candles na dating nasa 50 pesos ang isa, naglalaro na ang presyo mula 60 hanggang 120 pesos. Ang Small Fountain, dumoble ang presyo sa 200 pesos. Doble rin ang presyo ngayon ng Jumbo Fountain na nasa 400 pesos na. Hindi na rin uubra ang budget na 700 piso para sa sawa. Ngayong nasa 1,000 hanggang 1,200 pesos na ang bentahan nito. Wala na rin mabibiling aerial fireworks sa halagang 1,000 piso dahil hanggang triple na ang tinaas ng presyo niyan ngayon. Asahang mas magmamahal pa ang mga paputok habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Ang kulang na supply at mataas na presyo ng mga materyales sa paggawa ng paputok pa rin daw ang dahilan ng pagdoble ng presyo. Para matiyak ang seguridad dito sa Bocaue, ipinagbabawal ang paninigarilyo at anumang uri ng testing ng mga paputok. Yung iba po, yung mga aerial po na gusto nilang bilhin, tinitignan na po nila sa YouTube para pag nagustuhan po nila, saan naman po nila bibilhin. Sa kabila ng tumataas na demand, patuloy ang paalala ng mga otoridad na hanggat maaari ay huwag nang gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa Department of Health, mula kahapon, 7 bagong kaso ng firecracker-related injuries ang naitala sa buong bansa. Kaya umakyat na sa 32 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok simula December 21 hanggang ngayong araw. Julius, sa mga nagbabalak pang humabol, magdamaga na pong bukas ang lahat ng tindahan ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan, kaya hindi lumalabong magkaubusan ng supply habang papalapit ang bagong taon. Julius? Ryan, sa pagmamonitor mo, ano yung pinakamabentang paputok dyan? Julius, sa buong maghapon ang pinakamabenta daw talaga yung aerial fireworks. Kahit na may kamahalan, marami daw talaga bumibili nito dahil nga ito yung pinakamaganda. Dahil hindi lang ikaw yung makakita, pati yung mga kapitbahay mo, pati yung mga nasa ibang lugar ay kitang-kita yung aerial fireworks. Kaya ito yung pinakamabenta dito ngayon sa Bocaue. Julius? Oo, mga more or less, mga magkano ba ang budget kapag ganyang klaseng paputok yung iyong bibilhin?
Julius, yung pagbili ng aerial fireworks, nakadepende yan doon sa dami ng shots at yung duration pati yung mga effects. Kasi usually, ang pinakamababa raw ngayon ay nasa 2,500 pero posibleng pumalo yan hanggang 3,000 yung pinakaminimum and may mga iba na umaabot pa nga hanggang 50,000 to 80,000 depende yan sa dami ng shots. Julius? May pagkamahal din pala, no? Hindi rin biro-biro ang presyo. Thank you, Brian Castillo.